Kamusta mga bro and welcome to another video. May bagong recruit nga ba ang Ateneo, ang Ramos Brothers? Pero bago po ang lahat ay marami pong salamat sa pag-like at pag-subscribe sa ating channel. Matagal nang naisama si Dwight Ramos sa Gilas Pilipinas 2023 call-up at posibleng may Philippine passport ang magkapatid bago mag-16. Thanks to my dad, Artemio, because he's the one that planned everything out. People started reaching out to him, so he took it upon himself to bring me and my brother Eli. We both have our passport. Isang taon na nga pong nililigawan si Dwight ng Ateneo. Ngunit mas pinili niya maglaro sa Cal State Fullerton na isang Division 1 school, ngunit hindi siya nabigyan ng maghabang playing time at nag-a-average lamang ng 8 minuto kada laro. Kaya na-desisyon lumipat sa isang Division 2 school na Cal Poly Pomona at nag-a-average ng 6.6 points per game. Noong high school ay nag-a-average si Dwight ng 28 points per game. Mahusay din dumepensa at ang maganda ay wala rin itong takot pumasok sa loob. 6'5 si Dwight kaya saktong-sakto ang kanyang height as a wingman. Ang kapatid naman niyang si Eli Ramos ay huli nating nakita sa NBTC tournament sa team ng PhilAm Sports. Hindi kasing tangkad ng kanyang kuyang si Dwight pero malakas din itong maglaro. Mga 6'3 din ang height nitong si Eli. Wala rin takot umatake sa basket at masipag sa rebounds. Narito nga po ang magkapatid na Ramos para tingnan ang programa ng Ateneo. Nakita nga po sa post ni Terdy Ravena na magkasama si Tab Baldwin at si Dwight Ramos. Samantalang namataan naman si Eli na nasa court ng Ateneo. At mga ilang araw lang ay mukhang nagkukonfirma na ang magkapatid sa pagtanggap sa offer ng Ateneo. At kinumpirma na nga po ng Tiebreaker Times na nag-commit na ang magkapatid. Si Eli nga po ay eligible na maglaro ngayong darating na season ng UAAP dahil hindi pa siya nakakapaglaro sa kahit anumang university o colleges sa Amerika. Samantalang si Dwight naman ay kailangan niyang sundin ang 1-year residency rule dahil nga po doon ay hindi muna siya makakalaro ngayong season. Bakit nga ba posibleng tanggapin ng Ramos Brothers ang Ateneo? Isa sa nakikita nating dahilan ay ang matinding kompetisyon sa Amerika. Sa stage ni Eli ngayon ay panahon ng mga collegiate offers. Posibleng walang offer sa US, hindi niya gusto ang school o ayaw niya sa Division 2. Nag-commit na nga po ang kanyang kasabay na si Jeron Artes sa UC Irvine na ibig sabihin ay naghahanap talaga ng school itong si Eli. Si Dwight naman ay nakatungtong na sa Division 1 school at posibleng naghahanap ng mahabang playing time na hindi niya makukuha sa US NCAA. Inisip niya din siguro ang kanyang future as a pro player dahil magiging pinto ang UAAP kung sakaling gusto niya maglaro sa PBA. Isa pa ay laging magkasama itong magkapatid sa isang school lang. Kaya ang tanong nating mga bro, panalo nga ba ang Ateneo sa Ramos Brothers?